this is Heavenly, and this is Medium. Say hi. Say hi. Ngayong araw po na to, gagawa po tayo ng another Korean dish. Very easy to cook, affordable, and masustansya po. Ang ating pong Korean dish na lulutuin ngayon eh, Korean seaweed with deep soup. Paligat ito po siya, dried seaweed. Yan po, kung nakikita niyo yung seaweed. Ang gagawin nyo lang po rito, babapad nyo siya 200 grams, kung ala kayo 200 grams, or kung gano'ng karami ang gusto nyo lutuin, depende po sa inyo. Tapos ibababad nyo lang po siya sa tubig ng mga 30 minutes to 1 hour. Hanggang sa maging ganito po siya. Ganito po magiging itsura. Mamamumukadkad. Wow, mamamukadkad. Ano, pulaklak na. Ayan. Tapos pagka po naging ganun na siya, hiwa-hiwain nyo lang po ng maliliit. Kasi yung ingredients po na kailangan natin, seaweeds, about 200 grams, 5 ml of rice water, pero pwede rin po kayong gumamit ng normal water. Wow, normal water. Pero kahit po yung ano, galing lang sa gripo, 1 tablespoon of salt, 1 tablespoon of minced garlic, 2 tablespoon of sesame oil, 200 grams of beef. Hindi lang po beef ang pwede natin isahog sa ating seafood soup. Pwede rin po natin maging option. May apat po tayong option. Parang ikaw, besh, option ka lang, Joe. Hindi lang, ito pang first option. Meron, ang second po yung halaan. Pangatlo, pwede rin po yung tahong. Pang-apat, none of the above. Yes, mga beshi, pwede po kahit wala po siyang sahog. Kahit po rice water and seaweeds lang and garlic, pwede na po yun. O diba, ganun po siya ka-affordable. Masustansya pa. Ayan, tingnan mo siya. Una po natin ilalagay yung sesame oil. Isunod po natin ilagay yung ating bata. Kasi diba mahirap po parang butin ng bata. Pwede na rin kayo gumamit ng vinegar. Ground beef. Pwede na rin. Kasi dito sa Korea may nabibili ng hiwa-hiwang ano. Baka na pang sabaw. Isa lang po natin yung sa sesame oil. Ayan, pagka medyo maano na yung beef natin, ma-brown na, tsaka pwede na po natin ilagay ang ating tada! Rice water. Oh. Just a bit. Bakit po rice water? Kasi po mas masarap po siya. Tapos kahit wala siyang kahit na anong sahog, okay pa rin po, masarap pa rin po siya. Iba po yung lasa niya, mas masarap siya, mas malinaw. Kuluin lang po natin siya ng mga 20 minutes. Babalikan natin siya. Titingnan natin kung lumamot na yung beef. Then, pag hindi pa, another 20 minutes. Hanggang sa lumambot lang po yung bak. I-check po natin kung malambot na yung ating beef. Malambot na po siya, pero papakulang ko pa lang another 10 minutes. Pero habang pinapakulaan po natin ng another 10 minutes, lagay na po natin yung garlic. 1 tablespoon of garlic. Pwede na rin po natin siya lagyan ng salt.
teaspoon of salt. Maingay sa labas. Ang sasakyan. Mga sasakyan. Medyo matabang pa. Dagdagan pa po natin. Hindi magbigayan ng mga sasakyan sa labas. Okay na siya. Malambot na rin yung baka. Yung Korean dish na to, pinapakain nila sa mga babaeng bagong panganak para daw mabilis makarecover yung katawan ng mga babae. Tapos, pagka every may birthday, nagluluto sila ng ganito. Traditional, ano na siya. Food ng dito sa Korea. It's tiki mantime! Tignan po natin kung masarap. Kung pwede na ba akong maging chef? Wow! May pag-anong pa sa mga. Wow, masarap siya. Sabaw pa lang ulam na. Sana po na-enjoy kayo sa ginawa natin today. Maraming salamat po sa mga nanood. At kung meron po kayong suggestions na gusto niyo pong ipaluto sa akin, comment po lang po sa comment box at sabay-sabay po nating lutuin. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Hit niyo na rin po yung bell button para po lagi po kayong updated sa mga videos na ipopost ko. Again guys, thank you very much. Thank you for watching. Keep safe and stay home. Bye-bye!